Muli na namang sinusubok ang tibay ng Batanggenyo. Matatanda ang bulkang Taal ay pumutok nito lang Enero. Pero sa pagkakataong ito ay apektado ang buong mundo. Ano nga bang gagawin kapag may hamon na tulad nito? Kailangan mong maniwala na kaya natin ito. Coronavirus and COVID-19, epidemya, pandemic, ano pa nga bang pwedeng itawag sa kanya? Kahit saan ka pumunta, ay iyan ang problema. Hindi lang sa Batangas o sa Pilipinas, kundi kahit sa lupalop ay wala kang takas. Bakit nga ba nangyayari ang lahat ng ito? Sigurado akong minsan ay naitanong mo din sa sarili mo. Pero bukod sa manisin ng ibang tao, may nagawa ka na ba para tulungan ang bayan mo? Sisi kay ganito, kasalanan ni ganyan. Nagkulang si Juan at mali ang ginawa ni Juan. Si Pedro ang pinagmulan, si Juan ang pinagbintangan. Ito lang ba ang ating alam? Ang isisi sa iba ang sarili nating pagkukulang, pagtutulungan at pagmamahalan. Pananampalatayang matibay ang ating kailangan. Pagkakaisa at pagkukusa, simulan sa sarili ang hinahanap sa kapwa. Nakakalungkot isipin ang nangyayari sa ating bayan. Mas mahirap ngayon itong ating pinagdadaanan. Pwede mong takasan ang pagputok ng bulkan, pero itong COVID-19, hindi mo makikita kahit nandyan na sa iyong harapan. Ang mga apektado ay hindi na mabilang. Maririnig mo na lang hagulhol at hinagpis ng mga naiwan. Kaya sana patutunan mong pahalagahan buhay niyang iniaalay. Palasan? Ito ba ay bayad sa mga nagawang kasalanan? Ito ba ang bunga ng aming kapabayaan? Ito ba ang ipinataw na kabayaran? Patawad kung hindi ka namin napangalagaan. Sabay-sabay tayong humingi ng kapatawaran, manalangin ng sama-sama at pananalig ay panghawakan. Walang sino man ang nakakaalam ng mangyayari kinabukasan. Kaya ngayon pa lang ay atin ang pagsisihan. Tanggapin, aminin at ihingin ng tawad ang ating mga kamalian. Baka sakaling sa ganitong paraan, ang pasanin ng mundo ay mabawasan. Kung hindi man mawala agad ng lubusan, yun man lang may ibsan ng bigat ng pinagdaraanan. Gising ka bayan, kailangan ka ng sambayanan. Huwag mo nang hintayin na ikaw mismo ang subukan.